Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kasiyasat worldwide at mga katrupa sa larangan ng kagwardyahan. Again, welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan program. Upang maisagawa ang apat na layunin, no, ito ay actually base sa ating eksperyensya, no. Una, upang maipatupad ng mahusay ang mga patakaran at batas na ipinagkaloob sa kanya ng kumpanyang kanyang binabantayan. Pangalawa, upang mapangalagahan ang buhay at ari-arian ng nasabing kumpanya. Pangatlo, upang ma-anticipate o mahadlangan ang mga posibleng aksidente o insidente na maaring mangyari sa loob ng kanyang pwesto. At ang panghuli ay upang maipatupad sa loob ng kumpanya ang mga batas na umiiral sa Pilipinas. So, actually ganun kalawak ang scope ng katangiang ito. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa atin, sa mga ating nagdaang turo, ang challenging time sa buhay ng isang gwardiya ay kung kailan nagsimula ang kanyang duty at kailan ito matatapos. Kasi hindi nga naman pipwedeng malingat ang isang gwardiya sa isang pwesto dahil yun ang tinatimingan na pagkakataon, no, ng mga violator at mga kawatan o ano pa man dyan na kalaban ng isang security guard. Okay? So now guys, bigyan natin ng paliwanag ang kamalayan at pagka-alerto bilang keywords sa ating paksa. Okay? Pag sinabi natin kamalayan sa wikang English guys, ito ay ang awareness na sinasabi. No? And for us to become aware doon sa pwesto ay kailangan natin mahusay na maisagawa ang ODI. No, ano ba yung ODI? Ito yung tinatawag natin na observation, description, and identification. Observation using your five senses, no? Description basing on the characteristics, no? And after observing and describing, no, yung mga bagay, mga tao, mga lugar at mga pangyayari, kasi itong apat lang naman yung lagi nating binabantayan sa ating pwesto, no?
Pagkatapos natin magawa yung observation and description process, and that's the time na ma-identify natin sila, no? Kaya nga naman, I beg to disagree doon sa old saying na sinasabing to see is to believe, no? Because of this process, namulat ako, no, na it should not be. Dapat, to know is to believe. Bakit? Lahat tayo naniniwala na, nung na tayo ay ipinanganak, bagamat hindi naman natin ito nakita. So, yung to see is to believe, hindi dumaan sa process ng UDI. So, yun nga, sinasabi natin, no, na to know is to believe. Okay? So, yun nga, kailangan yung process yung ito para ma-identify natin yung apat na sinasabi natin. Okay. O tayo ay well motivated doon sa ating trabaho at siyempre makakapag-function tayo ng maayos at mahusay. Dito naman sa spiritual aspect, actually ito yung pinakasikreto sa lahat. Pero kasi paano natin maipatupad yung trabaho natin kung resistant naman tayo, iniisip natin na hindi natin kaya. So we cannot do it kung wala tayong paniniwala. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Nasa atin man lahat, pero mahina ang kaisipan natin at puso na ipatupad yung mga bagay-bagay na yan, of course, malaking epekto yun sa atin. Okay? So, yun ang mga kaalaman, no, at aral tungkol sa ating paksa ngayon. Yung awareness at alertness, no, towards vigilance. So, laging tandaan natin yun, guys. So, hanggang sa muli, kasiyasat, at naway may natutunan kayong aral at kunting kaalaman sa ating talakayan. At ito ang iyong lingkod, nagsasabing iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang,
at ugaliing magsiyasat. Salud at mabuhay.